Hi guys, maglalaba tayo. One scoop, one lud. Magsasabay ngayon guys yung paglalaba at saka pamamlansya. Ganyan ang buhay OFW sa abroad. Set up natin yung iron board. Ang plansyahin ko guys, madami. Ito! Di bali guys, katatapos na naman ang sahod. Kaya starting na naman to sa isang buwan na gawain para pagdating ng katapusan may sahod. Ganun talaga ang buhay guys. Talagang kailangan natin maging ano, matyaga ba sa trabaho. Pagtitiis din dahil hindi tayo makauwi o magbakasyon man lang dahil sa COVID. Dahil alam nyo na, lockdown dito, lockdown doon. E ayaw natin ma-quarantine. Kayo guys, nakabaksin na ba kayo? Ako, tapos na ang baksin ko. Kaya kayo, magpabaksin na din kayo para mapadali yung ano. Kung mapadali man o hindi, basta may protection na tayo lahat. Kasi hanggat wala tayong bakuna, isa swab test tayo ng linggo-linggo. Alam nyo, ang sakit-sakit kaya ng maswab test. Yung kukuputin yung ilong mo, at tapos yung bunganga mo, lalo na ngayon, at kailangan nilang maklaro ang mga domestic helper na sila nga ay clear na, na hindi sila yung talagang may dala o nagdadala ng COVID. Dahil ang sinasabi nila sa amin daw mga domestic, malakas daw yung amin resistensya pero kami daw yung nagdadala ng ano ng virus. Kaya kahit ayaw ko pang magpabaksin, nagpabaksin na ako guys para matapos na at magkaalaman na rin. Kayo, magpabaksin na rin kayo. So, mag-start na tayo magplantya. Kasi madami-dami din to guys. Mamaya ay magluluto na naman tayo. Ang haba ng trabaho namin dito guys, pag nandyan ang pulis sa loob ng bahay, sabihin natin pulis yung ano. Maabot ka ng trabaho na 12 hours to 13 hours. Pero pagka may bisita pa, umaabot ka pa ng ano, 15 hours guys. Ngawit na. Pagka may bisita. Pero tiis-tiis lang. Di mo naman kikitain sa Pilipinas yung sinasahod dito. Kagaya ngayong COVID. Na nagsasarado nga yung mga shop. Kahit dito guys, hindi lang dyan sa Pilipinas. Dito, marami na rin nawalan ng trabaho. Kaya, tiyaga-tiyaga lang sa mga trabaho.
sa mga kagaya kong nasa ibang bansa, kailangan tiis-tiis lang kung hindi pa tayo makauwi o makapagbakasyon dahil sa lockdown pala at saka yung quarantine. Kami nga eh, may emergency dapat sana kami uuwian. Pero dahil sa lockdown o hindi kami nakauwi, kaya tiis-tiis na lang guys. Kailangan natin talaga magtiis. Yung homesick mo, gawin mo na lang ano, easy. Huwag gaanong isipin. Kailangan na lang na manood na lang tayo sa YouTube, guys. Mag-YouTube, mag-Netflix, ganun ba? At magbasa ng Bible every day para sa ganun ay may katulong tayo araw-araw. Ngayon guys, wala kasi si police kaya nakakapag salita ako ng video. Nakakasalita ako sa video ko. Samantalahin habang wala si police. Kailangan natin maglagay ng tubig sa plancha para may pag-steam. Ito yung pandilig. Maraming purpose. Pansahod na ilalagay doon. Pang-spray ng halaman. Muntik na. Alam niyo ba guys, kahit tuwalya, pinaplancho. Kasi, parang matay daw yung virus. Kaya lang, ganito lang naman ang pagplancha. Wala kasi kaming heater. O dryer pala, dryer. Ganito lang naman. Habang tinitiklop, idampi-dampi mo lang yung plancha. Buti nga kayo dyan sa Pinas. Nagagawa niyo yung gusto niyo. Na gawain. Eh, nangati yung tenga ko. Ala!
Ang laki pala ng tiyan ko dyan. Kaya naman. Ganyan na lang. Baikutin natin yung iron board. Talagang tumaba na po. Laki-laki na pala ng katawan ko. Kaya kailangan talaga mag-exercise. Habang ganito ba? Palundalundag. Habang mamamlancha. Cha-cha-cha. Cha-cha-ra-cha-ra. Ganun. Enjoy, enjoy lang guys. Life, life is gone. May tanong lang ako guys. Sa nabasa ko sa Bible, bakit nga ba nilikha ang Diyos ang mundo? Tanong ko sa inyo yan. Sagutin nyo. And guys, tapos na yung ating plantsahin. Nakaligpit na rin. Ito na lang yung niligpit ko. So, salamat sa panunood. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like para sa susunod na video. Lagi tayong updated. Ganito guys ang buhay ko. Tapos na rin yung aking labahin. Magsasampay na lang din. Okay guys, bye-bye. Salamat. Salamat.